At ngayon, na biglang nakahanap sila ng isang opening at yun na yun. Actually, yung opening na yun, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang laban nga ng Omega Esports at Blacklist International o Heb Desmayado sa pagkatalo. Omega at NXP EVOS playoff secured na. Doggy at H2O nagpasalamat sa Omega. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nakita na nga natin ang naging bakbakan nga ng Omega Esports at Blacklist International na kung saan ito nga ang isa sa pinakamagandang laban ngayon sa MPL dahil talagang bardagulan nga ang nangyari ngayon sa dalawang koponan na ito dahil maglalaglagan nga sila ngayong araw na ito at ang pinaka-best scenario lang sa Blacklist at Omega ay kung mananalo ang Blacklist ng 2-1 ngayon dahil NXP ang magdidikta sa kanilang kapalaran kung makakapasok ba sila sa playoffs o hindi. Ngunit, sadyang ipinakita nga ng Omega Esports ang kanilang bagsik sa paglaglag nga nila sa Blacklist International. Sa game 1 nga kapatid, nakita nga natin na sobrang dikit lamang ang laban sa early to mid game. Ngunit unti-unti nga itong nakuha ng Blacklist International. Kumbaga, panapos na lamang ang kulang sa mga oras na iyon. Ngunit sa isang pagkakamali lang ni Kibier ay doon na tumaob ang bapor ng Blacklist International dahil simula noon ay nagtuloy-tuloy na nga ang snowball ng Omega Esports hanggang sa hindi na nga nakasabay pa ang Blacklist International. Kaya naman, nakuha nga ng Omega Esports ang laban na iyon sa Blacklist International. Dito nga, may kita nga natin ang panghinayang ni Oheb dahil abot kamay na nga nila ang kanilang panalo pero nasalat pa nga ito ng Omega Esports. Mas malaki kasi ang kanilang tsansa kung makukuha nila ang game 1 sa laban na iyon. Gusto na nga magwala ni Oheb dahil sa pagkakadismaya sa laban na iyon. At dahil nga sa panalo ng Omega Esports sa Game 1 ay doon na nga nag-playoff secured na nga ang Omega Esports at NXP EVOS. Imagine kapatid, ito ang koponan na hindi manalo-nalo noong unang linggo ng regular season at ngayong nagsimula ang face-to-face ng MPL nakita na nga natin na nanalo na nga ang Omega Esports hanggang sa pumasok ngayon sa playoffs. Grabe nga ang pinagdaanan ng koponan na ito dahil marami nga silang frustration noong unang buwan ng regular season. Andyan nga yung inaasar nga sila ni Boss Dogs at Coach Sico na hindi pa raw tapos ang playoffs, may top 8 na at ito nga ay ang Omega. Inaasar din nila noon ang pagdadraft ni Coach Pakbet pero ngayon nga ay naunahan pa ng Omega ang NXP na makapag-secure ng playoffs. Sa pagpapatuloy kapatid sa game 2 naman ng Omega Blacklist, marami nga ang nag-akala na ibibenta na ng Omega ang laban nila sa Blacklist dahil pasok naman na sila sa playoffs. Ngunit, binigo nga ng Omega Esports ang mga nagdududa sa kanila na baka ibigay na nila ang laban sa Blacklist dahil una sa lahat, napakalabo nga itong gawin ng Omega Esports.
Dahil kung ating matatandaan, last season nga, grabe ang pagkakalugmok ng Omega Esports nang ilaglag nga sila ng Blacklist International. Andito nga yung naiyak na lang si Kelra dahil sa pagkatalo na iyon. At ngayon nga ang naging pagbawi nila dahil sila naman ang nanlaglag sa Blacklist International na matagal na ring pinakahihintay ng Omega Esports. Kaya grabe nga ang saya ng mga ito nang matalo nga nila ang Blacklist. Dahil bukod nga sa pagkaka-playoff secured nila ay nakabawi nga sila sa Blacklist dahil sa ginawa sa kanila nito last season. At dahil nga sa pagkakalaglag ng Blacklist International, pasok na rin ang NXP Evos ngayon sa playoffs. Sa madaling salita kapatid, kung hindi dahil sa Omega Esports ay hindi makakapasok ang NXP Evos sa playoffs. At bakit ko ba ito nasabi? Yun ay dahil sa ngayon, nasa ikatlong pwesto na lamang ang Echo PH na kunsaan kung sakaling nag-2-1 ang score pabor sa Blacklist, kailangan manalo ng NXP Evos sa Echo ng kahit isang beses na sobrang napakalabungang pagbigyan ng Echo ang NXP. Dahil dito nga nakasalalay kung magta-top 2 or top 1 nga sila kung hindi naman nanalo ang RSG at TNC. Pero ngayon nga kapatid, kahit hindi na manalo ng NXP, pasok na nga sila sa playoffs. Kaya naman, nang dahil nga rito ay nagpasalamat nga ang mga players ng NXP Evos, kagaya na lamang nila H2O at Sagitno. Dahil kahit nga natalo sila ay pasok na sila sa playoffs dahil sa pagsalba sa kanila ng Omega Esports. Kaya naman, nag-aasaran nga ngayon si Boss Dogs at Idol Zapnu na dapat daw ay magpasalamat si Boss Dogs sa Omega dahil Omega nga ang humila sa kanila sa playoffs spot. Dito nga may kita na ang BFF talaga ng Omega ay ang NXP Evos. Nagkatotoo rin ang prediksyon ni Boss Dogs na ang malalaglag ngayong season na ito ay ang Bren at Blacklist International na kung saan sinabi nga ito noon ni Boss Dogs sa kanyang vlog at ngayon ang dalawang koponan na ito ay laglag na sa MPL Season 9. Ang dalawang koponan na world champions natin nung M2 at M3. At alam nyo bang, hanggang ngayon, si Idol Zapnu at His na lamang ang dalawang players na hindi pa nawawala sa playoff simula nung nagkaroon ng MPL dito sa bansa. Kung hindi ako nagkakamali kapatid ha, kumbaga kapatid, may tuturing mo na ngang history ang nagawa nila His at Idol Zapnu sa MPL. Sa pagpapatuloy kapatid sa ngayon ay sobrang lungkot nga ng Blacklist dahil matapos nga nilang madumina ang dalawang season ng MPL, ngayon ay maaga silang nagpaalam sa tournament na ito. Naiyak na lang si Kevier dahil sa pagkakalaglag ng Blacklist. Gayunpaman, hindi mo pa rin masisisi si Kevier dahil una sa lahat, rookie lamang ito at mga kampiyon nga ang kanyang kasama. The pressure is real nga kapatid. Bukod pa doon, ang nangyari kasi sa Blacklist ngayon ay nagsimula sila sa scratch na kung saan sa pagkawala nga ng B-Wise ay parang umulit sila sa umpisa na kung saan ang chemistry nila noon ay baliwala dahil sa bago nga nilang membro at ito nga ay si Kevier. Ibang chemistry na kasi ang kailangan nilang buuhin dahil nga bago si Kevier na kung saan hindi nga masyadong nakuha ngayon ng Blacklist dahil alam naman natin na nasanay nga tayong ubistrat nga ang Blacklist noong mga nakaraang season. Pero ngayon, ibang Blacklist nga ang nakita natin. Gayunpaman, babalik pa namang malakas ang Blacklist sa susunod na season lalo na't babalik na nga muli ang B-Wise. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.